Magandang tanghal, magandang umaga po sa inyong lahat. Atin munang palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ganon din ang ating minamahal na patron, Santo Padre Pio. Palakpakan natin si Padre Pio. Muli sa inyo pong lahat, lagi kayong welcome sa parokya at pambansang Dambana ni Padre Pio. Napakaganda ng tagpo na ating napakinggan sa mabuting balita. Isang binata na mayaman at mabuting binata ang nagtanong kay Jesus, paano makarating sa langit? No? Paano magkamit ng buhay na walang hanggan? Magandang tanong kung inyong tatanong din sa inyong sarili, paano nga ba? Ano? At yan ngayon, naitanong nyo na rin sa inyong sarili, paano kaya ako makakarating sa langit? At binaybay lahat ni Jesus ang 10 utos sa binata. No? Lahat binaybay niya. At sabi ng lalaki ay, ang lahat pong iyan, bata pa ako, ginagawa ko na yan. Ibig sabihin, ang lalaking ito, ang binatang ito'y matuwid. Sinusunod niya ang utos ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Jesus ay magiliw siyang tinitigan. Pinagmasdan ni Jesus ang lalaki. Sabi niya, meron pang isang bagay ang kulang sa iyo. Siya'y matuwid, sumusunod sa batas, simula nung siya'y bata, magalang sa magulang, no? Pero sabi ni Jesus, meron pang isang bagay ang kulang sa iyo. At yan ang maganda nating pagnilayan, no? Ano kaya yung isang bagay pa ang kulang sa akin para ako'y magkamit ng buhay na walang hanggan? Marahil ako ay sumisimba araw-araw o linggo-linggo, ako'y nag-aalay sa simbahan. Ako'y matuwid na tao, no? Pero ramdam mo, may kulang pa rin sa iyo. No? Kaya nga sabi ni Jesus, may isang bagay pa ang kulang sa iyo. Inyong itanong sa inyong sarili, ano kaya yung isang bagay pang sinasabi ni Jesus sa akin? Ang kulang na kulang pa. Baka hindi lang isang bagay, baka maraming bagay pa. Ang binata, ang kulang sa kanya ay ito. Sabi niya, humayo ka. Siya'y napakayaman. Alam ni Jesus ang kalalagayan niya, kaya siya'y tinitigan, no? Ipagbili mo ang lahat na kung anong meron ka. No? Pagbili mo ang iyong ari-arian, ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Di niya kayang gawin. No? Kaya siya'y namanglaw. Siya'y nalungkot. Siya'y umalis sapagkat siya'y napakayaman. Attachment. No? Yun ang isang bagay na kulang sa kanya. Ano? Siya'y masyadong attached sa mundong ito, sa kayamanan ng mundong ito. Hindi niya kayang bitawhan. No? Sabi ni Jesus, isang bagay na lang ang kulang sa iyo. No? Anong kulang? Yung ikaw ay maging malaya sa mundong ito. No, yung maging malayang malaya ka. Huwag kang masyadong attached, sobrang attached sa mga bagay na panandalian lamang, no? Sabi nga nung isang pari na taga Bulacan, sabi niya, pagdating ng 100 taon, ang lahat ay hindi na iyo sapagkat wala ka na sa mundong ito. No, ang lahat ng iyan na kung anumang pinaghirapan mo, sasakyan mo, bahay mo, kayamanan mong ipinundar, pagdating ng 100 taon, hindi na iyo yan.
No? Hindi na iyo yan. Pero, ang mahabang panahon ay yung buhay sa kabila. Lagi nga po sinasabi, ipagdadasal ka kaya nung mga taong nagpinagpaguran mo, no? Yung iiwanan mo ang kayamanan mo sa kanila, pagdadasal ka kaya nila habang ikinado sa kabilang buhay, ikaw kaya ipagpapamisa nila, ikaw kaya aalalahanin nila lagi sa kanilang mga dasal, no? Hindi tayo nakakasiguro sa mga mahal natin sa buhay kung sa paglisa natin sa mundong ito, kung tayo lagi nilang ipagdadasal, alalahanin, ano? Kaya tayo maging malaya, huwag tayong maging attached sa mundong ito. At ang sabi ni Jesus, ano? Sa buhay na makalangit, yun ang ating pag-ipunan. Yung mga bagay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, kung ano man ang iyong pinagkakabisihan ngayon, nawa, meron niyang eternal value yung magdadala sa iyo, sa Diyos, sa huling sandali ng buhay mo. Kung saan ka busy ngayon, kung saan ka nagpapakabagod ngayon, no? Nawa, yan ay magdala sa iyo sa buhay na walang hanggan, sa piling ng poong may kapana.